For this week's lesson, we are going to focus on logic. Okay, we have mathematical logic. What is mathematical logic? It is a method of reasoning which provides rules and techniques to determine whether an argument is valid. So in mathematics kasi, if you are provided with an argument, hindi yan basta-basta pa pinaniniwalaan. Hindi yan parang chismis na narinig mo kay ganito, pinaniwalaan mo na. So before ka maniwala sa mathematics, if you are provided an argument, kailangan mong mag-investigate. So evaluate mo yung statement bago ka mag-conclude that the statement is true or false. O example, if x is an even integer, then x plus 1 is an odd integer. Okay, so una, i-investigate natin kung ano ba yung statement na to, valid ba itong statement or not. Okay, so una, if x is an even integer, sabi niya, ano ba yung mga even integers natin? Yung mga even integers natin are 2, 4, 6, 8, 10, and so on. Okay, anything that is divisible by 2, it is an even integer. Next naman is, sabi niya, x plus 1 is an odd integer. Kung isa-substitute kaya natin yung value ng x dito using yung mga even integers natin, magiging true kaya yung statement or magiging false? Okay, suppose when x is equal to 2. 2 plus 1, that is 3. Okay, this is an odd integer. Next, when x is equal to 4, 4 plus 1, this is also an odd integer. When our x is equal to 6, 6 plus 1, this is equal to 7, this is an odd integer. When x is equal to 8, 8 plus 1, we have 9, this is an odd integer. Even if you are going to continue the process, still, yung makukuha nating sagot is odd numbers. Ibig sabihin, etong argument natin, if x is an even integer, then x plus 1 is an odd integer, this statement is true for all values of x. So, ganun lang. Para ma-identify nyo kung true or false, you need to evaluate the mathematical statement or argument. Next, we have proposition. What is a proposition? It is a declarative sentence that is true or false but not both. So when we say proposition, una, tignan mo muna kung declarative ba siya. Kung hindi siya declarative, of course, hindi na siya proposition. Next, kung declarative siya, tignan mo yung kanyang truth value. Take note, ang tinatanggap lang natin na truth value sa proposition is true or false. Ibig sabihin, kung true siya sa pagkakataon na to, dapat sa lahat ng pagkakataon, true yung kanyang truth value. At kung false naman siya, dapat sa lahat ng pagkakataon, false. Hindi pwede ang sometimes true, sometimes false. And to denote propositional values, we use letters P, Q, R, S, and T. Well, let us have an example. Let us identify which of the given sentences is a proposition and which are not a proposition. Tuguegarao City is located at Cagayan Valley. Proposition ba siya or hindi? Guess you can say this is a declarative sentence, but what is the truth value of this? Okay, this is true kasi located naman talaga ang Tuguegarao sa Cagayan Valley. So this is a proposition, tapos ang kanyang truth value ay true. Next, the girl is beautiful and sexy. So declarative sentence naman siya. But what is the truth value? True ba siya sa lahat ng pagkakataon or false ba siya sa lahat ng pagkakataon? Okay? Di ba alam naman natin na nakadepende sa tao yan, nakadepende sa tumitingin? Di ba kasi we know that beauty lies on the eye of the beholder. Maybe yung maganda para sa akin, hindi maganda para sa inyo. Yung sexy para sa akin, hindi para sa inyo. So, ibig sabihin, this is not a proposition kasi this statement is sometimes true, sometimes false. It depends on the person. Next, where are you going? This is not a proposition kasi hindi naman siya declarative sentence, interrogative sentence ito. Okay, let us have more examples. Which of the following is a proposition and which are not? Una, 2 is an even number. Okay, this is a declarative sentence and we know that this is a proposition kasi ang kanyang truth value ay true. Kasi 2 is an even number naman talaga. Next example, 7 is an odd number. So declarative siya.
But what is the truth value? We know that 7 is not an even number, so this is false and proposition siya. Next, A is a vowel. Declarative sentence siya. Ano ang truth value? True. So this is a proposition and true. My cat is beautiful. No, again, this is not a proposition kasi hindi sa lahat ng pagkakataon mag-agree tayo that my cat is beautiful. Next, my house is big. Okay? Hindi din ito proposition, so not a proposition. So, in English, di ba, when we combine two different sentences, we usually use the word and at saka or. Okay? In mathematics kasi, when we combine two different propositions naman, may mga connectives din tayong pwedeng gamitin. Ang tawag natin sa kanila is logical connectives. So, we have 5. We have conjunction, disjunction, negation, implication, and biconditional. So, when we say conjunction, the symbol we use to denote conjunction is ito, parang pabaliktad na letter V, and it is translated as and. Okay? So, magiging statement natin ganito. Kapag ka magko-combine kayo ng dalawang proposition using conjunction, state mo muna si proposition P, tapos use the word and in between, saka mo basahin si proposition Q. In symbols, that is P and Q. Example, kung ang proposition P natin is it is raining, tapos ang proposition Q natin is they cancel classes. Ang magiging compound statement natin is it is raining and they cancel classes. Okay? Para sa magiging conclusion natin, sabi niya, magiging true lang daw yung compound statement natin kapag parehas na true si P and Q. Otherwise, it is false. So, una i-identify natin yung mga truth value nito. Sa proposition P, it is raining. Umuulan ba? Well, sa ngayon, dito sa amin, hindi siya umuulan. So, this is false. Ngayon, they cancel classes. Hindi naman canceled ang classes ngayon. So, this is also false. So, sabi niya, magiging true lang daw siya kapag kapareha si P and Q na true. E anong gagawin natin? Parehas ito na false. Since hindi niya na-satisfy yung condition ni conjunction para maging true yung ating compound statement, ibig sabihin sa conjunction, this statement is false. Okay? Next, paano naman kapag ka-disjunction ang ginamit na symbol? So, sa disjunction, ang symbol na ginagamit natin is parang letter V, but this is not actually a letter V. And then, ang translation niyan is or. So, ganun pa rin ang magiging translation natin sa compound statement. Basahin mo muna si proposition P, tapos idagdag mo yung word na or in between, saka mo basahin si proposition Q. So, we have, it is raining or they cancel classes. Para naman sa truth value, magiging false lang siya kapag ka parehas na false si P and Q. So, kanina alam natin na parehas na false si P and Q. Ibig sabihin, this is also false. Kapag ka hindi na nila na-satisfy yung condition na, magiging false lang siya kapag ka parehas na false si P and Q. Ibig sabihin, that proposition na is true. Okay? Next, we have negation. We use this symbol or this one. And ang translation niyan is not. Okay? So, sa statement, ang magiging translation natin is you need to include the word not or gawin mong negative yung statement. How do we make a statement negative? Kung sinabi niyang pupunta ako, ano ang kabaliktaran ng pupunta ako? Hindi ako pupunta. Okay? So, dito, not P. So, kung sinabi niyang it is raining, ano ang kabaliktaran ng hindi umuulan? Ano ang kabaliktaran ng umuulan? Okay? Ang kabaliktaran nun is it is not raining. Okay? Tapos, ang magiging truth value niya, kung dito ang truth value niya is false, ano ang kabaliktaran ng false? Okay, ang kabaliktaran ng false ay true. Okay? Next, we have implication. It is symbolized by single arrowhead. Tapos, ang connective na ginagamit natin is the word if and then. So, ganito ang magiging translation kapag ito ang ginamit mong logical connective. Include the word if doon sa unahan. Huwag niyong kakalimutan yan. Tapos, state proposition P. Tapos, after that,
include the word then bago mo basahin si preposition Q. Example, if it is raining, then they cancel classes. Okay? Sa proposition natin na ito, with the use of implication, ang condition niya is magiging false lang siya when P is true and Q is false. Ano ba si P natin dito? This is false. Okay? Hindi niya na-satisfy yung unang condition. Tapos Q is false. Ibig sabihin, this is true. Okay? Kasi hindi niya na-satisfy yung condition, di ba? Para maging false. So, ibig sabihin, true na siya. Next, biconditional. Ito naman, meron tayong arrow sa magkabilang side ng nitong drawing natin. Ang connective na ginagamit natin dito is if and only if. So, dito naman, basahin mo muna si proposition Q, P, and then use the word if and only if to connect the two proposition, tapos state proposition Q. So, magiging true lang siya kapag kapareha si P and Q ng truth value. Okay? So, since nakikita nyo si P and Q natin parehas naman na false yan, parehas sila ng truth value, ibig sabihin, this proposition is true. Okay, to sum it up, okay, i-summarize lang natin yung diniscuss natin sa previous slide. So it is raining kanina, sabi natin this is false, and they cancel classes, this is false. Okay, so ito na yung mga translation in English. So kopyahin nyo para may reference kayo. Ngayon, para sa truth value, ilagay natin sa table yung truth value ni proposition P and Q. So proposition P is false, si proposition Q is false. Ngayon, ang tawag natin dito sa table na to is truth table. Okay? And then, sa conjunction kanina, di ba sabi natin magiging true lang siya kapag kaparehas na true si P and Q. Otherwise, it is false. So, since hindi niya na-satisfy yung condition para maging true, ibig sabihin this is false. Di ibig sabihin yung compound statement natin, it is raining and they cancel classes is false. Next, disjunction. Diba magiging false lang siya kapag kaparehas na false si P and Q. Na-satisfy niya yung condition, so this is false. Ilagay natin. It is raining or they cancel classes. This is false. It is not raining. Okay? Alam natin ang truth value niyan is the reverse of the original truth value of P. Ano ang truth value ni P? That is false. Ano ang kabaliktaran ng false? That is true. Sinat Q? That is true also. P implies Q. Diba sa implication, magiging false lang siya kapag si P ay true, si Q ay false. O hindi niya naman na-satisfy yung condition para maging false, ibig sabihin this is true. Lagay natin, this is true. Implication is also true. P if and only if, Q by conditional. Diba magiging true lang siya kapag kaparehas ng truth value si P and Q. So, since parehas naman na false ito, ibig sabihin this is true. Okay, the last one. Not P implies not Q. So, ang basis natin dito is itong dalawa, si not P tsaka si not Q. Magiging false lang siya kapag si not P ay true, si not Q ay false. Basta yung unang proposition ay true, tapos yung pangalawang proposition dapat ay false para maging false siya. Since hindi niya na-satisfy yung condition, edi this is also true. Okay? O ganun lang mag-identify ng truth value for compound statements. Sundan nyo lang yung rule natin for logical connectives. Oh, let us have another example. The sun rises in the east. Tapos proposition Q, the moon is square. The sun rises in the east. This is true. Okay? The moon is square. Square bang moon? Di ba hindi? So, this is false. Para sa compound statement natin, kapag ka-conjunction, P and Q, the sun rises in the east and the moon is square. Kapag ka-disjunction, tignan niyo yung mga connective na ginamit ha. The sun rises in the east or the moon is square. Not P. The sun do not rise in the east. P implies Q. If the sun rises in the east, then the moon is square. Biconditional, P if and only if Q.
The sun rises in the east if and only if the moon is square. Next, not P implies not Q. If the sun do not rise in the east, then the moon is not square. Okay? So, lagyan natin yung truth value ni P and Q dito. Yung proposition P natin ay true. Si proposition Q ay false. O, conjunction. Magiging true lang siya kapag kaparehas na true. Hindi naman sila parehas na true. So, ibig sabihin, this is false. The sun rises in the east and the moon is square. This is false. P or Q. Disjunction. Magiging false lang siya kapag kaparehas na false. Diba, hindi naman sila parehas na false, so this is true. The sun do not rise in the east. So, kung ang truth value ni P ay true, ano ang kabaliktaran ni true? False. Si Q naman, ano ang kabaliktaran ni Q? Kung ang truth value ni Q ay false, ang reverse niyan is true. O, P implies Q. Okay, magiging false lang siya kapag si P ay true, si Q ay false. Diba, na-satisfy niya si P ay true, si Q ay false. So, ibig sabihin, this is false. Next, if the sun rises in the east, then the moon is square. Okay, sabay. This is false. Okay, the sun rises in the east if and only if the moon is square. Diba, sabay conditional, magiging true lang siya kapag kaparehas ng truth value si P and Q. So, makikita nyo, hindi naman parehas yung truth value nila. Ibig sabihin, this is false. And the last one, not P implies not Q. If the sun do not rise in the east, then the moon is not a square. Okay, again, dapat yung unang proposition natin is true, yung pangalawa ay false para maging false. So, ang not P natin, false. Ang not Q is true. Hindi niya na-satisfy yung condition. Ibig sabihin, this is true. Okay, so yun lang. Ganun lang kasimple. Okay, para sa mga possible combinations ng mga proposition natin, ito na yung gagawin natin yung truth table para may reference kayo later on para sa conclusion. So, sa mga propositions kasi natin, may apat tayong combination na pwedeng makuha. Pwedeng yung dalawang proposition natin parehas na true. Pwede din na yung unang proposition mo ay true, yung pangalawang proposition mo ay false. Pwedeng yung unang proposition ang false, yung pangalawa ang true, or parehas na false. Kagaya ng example natin kanina, parehas na false. Ngayon, kapag ka-conjunction yung ginamit, kailan ulit siya magiging true? Magiging true lang siya kapag ka parehas na true si P and Q. So, tignan niya dito sa apat na combination ng proposition. Saan ba sa kanila ang may parehas na truth value na true? Okay? So, we have dito lang sa una. Numberan natin 1, 2, 3, and 4. So, si number 1, na-satisfy niya yung condition. But si number 2, 3, and 4, hindi nila na-satisfy yung condition para maging true. Ibig sabihin, false na sila. Okay? Disjunction. Kailan ulit siya magiging false? Kapag kaparehas na false. So, ang nakasatisfy lang doon naman is si number 4. So, this is false. Tapos, the rest, since hindi nila nasatisfy yung condition, para maging false yung disjunction ay true na sila. Okay? Not P. Okay? So, anong kabaliktaran ng true? This is false, false, true, true. Not Q. False, true, false, true. P implies Q. O, i-recall lang natin, magiging false lang siya kapag si P ay true, si Q ay false. So, yung unang, asan ba dito ang nakasatisfy dito? Okay? Tignan nyo muna sa proposition P, saan ba may truth value na true? Itong dalawa. Sa kanilang dalawa, sinang may partner na false? So, ito lang. So, ibig sabihin siya lang magiging false. The rest ay true. Next. P if and only if Q. Magiging true lang siya kapag kaparehas ng truth value si P and Q. So, makikita nyo, saan ba ang parehas ang truth value? So, number 1 tsaka number 4. Okay, the rest is false. Next, not P implies not Q. Again, yung unang proposition dapat ay true, tapos yung pangalawang proposition ay false.
Okay, kapag na-satisfy nila yan, it is false. So, tignan natin not P. Asan bang my truth value na true? Sino sa kanilang may partner na false? Ito lang. So, this is false. Tapos, the rest na is true. Okay, ganyan lang. Basta sundan nyo lang yung rule natin sa logical connective para malaman nyo kung true ba yung compound statement or false. Okay, ngayon we have additional topics sa implication. We have converse, inverse, and contrapositive. So suppose we have two given propositions. Proposition P, today is Sunday at ang proposition Q natin is, I will wash the car. Ang implication niyan, if today is Sunday, then I will wash the car. Next, converse, Q implies P. If I will wash the car, then today is Sunday. Next, inverse, not P implies not Q. Okay? If today is not Sunday, then I will not wash the car. Okay? Next, we have contrapositive. Not Q implies not P. If I will not wash the car, then today is not Sunday. O, ganyan lang. Dapat sundan nyo lang yung mga symbols kapag ka magtra-translate kayo para hindi kayo mawala. Tapos huwag nyo kalimutan yung mga logical connective na ginagamit natin para sa kanila. Okay, let us have another example yung medyo mas complicated. We have R and not S implies not Q. So kapag ka ganito, kailangan nyong sundan ng mabuti yung mga ginamit na logical connective. So, ang proposition Q natin, you can ride the roller coaster. Ang proposition R, you are under 4 feet tall. And then, proposition S, you are older than 16. So, unahin natin, tignan nyo may ginamit na implication. So, dapat may mauna tayong word na if. Tapos, anong proposition R? You are under 4 feet tall. Tapos, we have the symbol, ito, and. Next, ito, negation, not S. Okay, so kung sinabi niyang you are older than 16, ano ang kabaliktaran ng? You are older than 16, and you are not older than 16. And then, we have the implication, then, not Q. Ano ang kabaliktaran ng you can ride the roller coaster? So, ang not Q natin, you cannot ride the roller coaster. Then, you cannot ride the roller coaster. O, ganyan lang yung translation. If you are under 4 feet tall and you are not older than 16, then you cannot ride the roller coaster. O, paano naman kapag kayong compound statement ang binigay tapos ikaw ang mag-a-identify ng logical connective. So, kung i-set natin yung proposition P natin as, you study hard. Tapos, proposition Q, you will get a good grade. So, in symbols, since if at saka then ang ginamit, tignan nyo yung logical connective na ginamit. If and then, so, ibig sabihin, this is implication. Okay, we have P implies Q. If you study hard, then you will get a good grade. Okay, let us have another example. You can access the internet from the campus only if you are an information technology student or you are not a freshman. Okay, una mag-assign tayo ng mga propositions natin. Let proposition P,
you can access the internet from the campus. Tapos, ang proposition Q natin, you are an infotech student. Kaya magsulat ng buo niyan. And proposition R, you are not a freshman. Okay, una i-digest natin ito. You can access the internet from the campus only if you are an information technology student or you are not a freshman. So, ano yung condition para ma-access mo yung internet? Diba? IT student ka or hindi ka first year. So, ibig sabihin, this is an implication. Okay? Ma-access mo yung internet, P implies kapag ka IT ka, so that is Q, tapos or yung ginamit. So, or din dapat to. Ganyan. P implies Q or R. So, yan yung translation natin in symbols. Dito naman, 2 plus 3 is equal to 5 and 1 is less than 2. If our proposition P is 2 plus 3 is equal to 5 at ang proposition Q natin is 1 is less than 2. So, we have P and Q. So, ganyan yung translation. Okay, next we have quantifiers. A predicate or open statements is a statement whose truth value depends on the value of one or more variables. Predicates become propositions once every variable is bound by assigning a universal set. Or in short, yung mga predicate natin, ito yung mga sentences natin kanina na ang truth value niya is sometimes true, sometimes false. So yung mga ganong statements kasi pwede natin silang gawing proposition sa papaanong paraan? By substituting the value of X or by quantifying it. So unahin natin sa pagsasubstitute ng value of X. Example, X is an even number. Di ba we know that hindi lahat ng value ng x ay even number. So, may mga value of x that this statement is true at may mga value of x tayo na magiging false yung statement natin. So, this is sometimes true, sometimes false. Ngayon, paano natin siya gagawing proposition? O di mag-assign tayo ng value sa x. Okay? When x is equal to 2, yung proposition, yung ating statement is true. But when our x is equal to 3, ang proposition natin ay false. Okay, the other way, pwede natin gawin. Okay, we have universal quantification. The universal quantification of a predicate P of x is a statement for all values of x, P of x is true. And is denoted by ito, for all, ang base natin dyan is, for all values of x, P of x is true. Ngayon, di ba after substituting yung value ng x natin at nakita nyo sa lahat ng value ng x, the statement is true, ibig sabihin yung ating predicate is true. But, if there is a single value of x that will make the statement false, magiging false na din yung ating predicate. O let us have, for example, P of x is equal to negative times negative x is equal to x. Di ba we know that? A negative multiplied to a negative, magiging positive naman talaga yan. Negative times negative is positive. Okay, so kahit anong negative, anong value ng x ang i-substitute natin dito, ibig sabihin, magiging true yung ating universal quantification. How about this one? X plus 1 is less than 4. Sa lahat ba ng value ng x natin, magiging x plus 1 is less than 4? Diba, what if our value of x is equal to 1? 5. 5 plus 1, this is not less than 4. So, ibig sabihin, this is false. Diba, sabi natin kanina, kahit nag-iisang value lang ng x na magiging false yung statement natin, magiging false na din yung universal quantification natin. Okay, next is we have the existential quantification. The existential quantification of predicate, P of x is the statement
There exists a value of x for which p of x is true, or in symbols, ito siya. Etong symbol na to, ang basa natin dyan is there exists. Ngayon, let us have p of x where x is greater than 1. May value, kapag kasinubstitute ba tayo natin yung value ng x nito, may value ba tayo ng x that will make this statement true? Okay, ano yung mga value ng x na yan? So, it can be any number that are greater than 1. Pwedeng 1, 2, pwedeng 2, 3, 4, 5, 6, and so on. So, since may mga value of x tayo that will make our predicate true, ibig sabihin, there exists a value of x for which p of x is true. Okay? Another example, ito. Negative 1 is less than, negative 1 is greater than x squared plus 1. We know that this is false. Diba? This is false for all value of x. Kasi kung isa-substitute mo yung value ng x, let's say when x is equal to 1, 1 raised to 2, 1 plus 1 is 2. Negative 1 is not less greater than 2. Okay? Kahit isa-substitute nyo yung value ng x, kahit positive or negative yung isa-substitute nyo, dito na side will always be greater than dito. So, this is false for all value of x. So, sa ating existential quantification, magiging true lang siya kapag ka merong kahit isa lang ang magbibigay ng value that will make this statement true. Tapos, magiging false lang siya kapag ka sa lahat ng value ng x natin, magiging false yung statement. Okay, so for your reference, ito na yung ano, for quantifiers. Okay, for universal quantification, magiging true lang siya kapag ka true siya sa lahat ng value ng x. Tapos, magiging false siya kapag ka may nag-iisang value ng x that will make the statement false. Sa existential quantification naman, magiging true siya kapag ka there is at least one x for which p of x is true. Tapos, magiging false lang siya kapag ka sa lahat ng value ng x, false siya. Okay? So, that would be all for today's discussion. I hope you have learned something from this video.